ang Sirena at si Santiago, mitolohiya mula sa pagadian. Noong unang panahon, pinaniniwalaan ng mga ninuno natin ang mga sirena, mga mahiwagang nilalang na kalahating tao at kalahating isda. Sa paniniwala ng madami, ang mga ito ang siyang bumibiktima sa madaming mangingisda. Si Santiago ay isang magilas na mangingisda ng pagadian. Siya ay nakikipagsapalaran sa alon ng dagat upang makadami sa huling isda. Isang hapon, habang siya ay mag-isang nangingisda, nakadinig siya ng napakagandang tinig. Hinanap niya ito at kanyang natagpuan. Sa kanyang pagkabigla, ang may-ari pala ng magandang tinig ay isang napakagandang dilag. Ngunit ito ay mayroong buntot na katulad ng sa isda. Ang sirenang si Clara, nang mapansin ito na may nakatingin sa kanya, agad itong natakot at nagmadaling lumangoy palayo. Hinabol ni Santiago ang dalaga sa pamamagitan ng mabilis na pagsagwan. Kinumbinsi ng binata na siya ay kausapin ito. Nagpakilala ito gayon din ang dalaga. Dito nagsimula ang kanilang madalas na pagkikita, hanggang sa magkaroon sila ng damdamin sa isa't isa. Nagkaroon sila ng tapatan sa kanilang damdamin. Sa kalaunan, sila ay naging magkasintahan. Ginustong sumama ni Santiago sa kaharian ng dalaga. Tumanggi si Clara, ngunit nagpumilit ang binata, hanggang sa ito ay kanyang napapayag. Tatlong araw ang lumipas na hindi nakikita ng magulang ni Santiago ang binata. Siya ay nagpatawag ng mga kapwa mangingisda upang hanapin ang kanilang anak. Sa kanilang paghahanap, sila ay nagulat sa kanilang nakita. Sirena ang kasama ni Santiago. Agad nila itong sinulong sa pag-aakalang ginagayuman nito ang binata. Ginawa ni Santiago ang lahat para protektahan ang kasintahan. Ngunit siya ay tinamaan ng balsa. Ito ang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Pinilit pa din ni Clara na makatakas, ngunit siya ay naabutan at napatay. Ang lahat ng ito ay nakita ng mga isda. Ipinalam nila sa puno ng mga sirena ang pangyayari. Naggalit ang pinuno. Pinatawan niya ng parusa ang mga tao. Nagpakawala sila ng napakalakas na alon o ang tinatawag na tsunami na nagdulot ng pagkamatay ng mga mangisda at pagkasira din ng buong lungsod ng pagadian. Ang tsunaming ito ay nag-iwan ng isang bangin na nagsisilbing palatandaan ng kanilang kasakiman. Sa ngayon, ang mga tao ay naging mabait na sa dagat, isda o sa kanilang kapwa at sa sirena din.